Takot at pangamba ang naramdaman ng mga residente sa Albay dahil sa nararanasang ashfall sa ilang lugar sa probinsya. Pero paglilingaw ng FIVOLS, walang dapat ikabahala ang ating mga kababayan. Si Ryan Lesigues sa detalye. Rise and shine, Ryan. Ano daw ini o tagari kuano? Kuha ang videong ito ng isang residente ng Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Sa video, ipinapaliwanag niya ang kanyang naranasang pangangate dahil sa ashfall. Sabi ni Lola Lolita, manugang niya ang nasa video. Sabi niya, nagsimula ang ashfall noong araw ng Sabado nang biglang dumilim ang kapaligiran at nalaglag ang ashfall mula sa bunganga ng bulkang Mayon. Dumilim, tapos yung pala may akal namin, uulan sana, natural na ulan. Yung pala yung abuna, yung galing sa bulkan. Tapos maano sa mata, makati sa mata. Pagkatapos, para bang ano, yung makati sa katawan din. Wala na ang bakas ng ashfall sa lugar, pero nag-iwan naman ito ng takot sa mga residente. Natakot kami. Parang gusto mi nga mag-listen. Sabi po tayo kung saan evacuation dyan. Kaya lang, hindi naman kami mangungunahan. Kailangan sa amin, mayroon magsasabi na galing sa barangay. Ang FIVOX, kinumpirma ang ashfall sa ilang lugar sa Albay. So far naman po yung mga reported na ashfall like sa Santo Domingo and today dito naman sa bandang Ginubatan and Ligaw. Sa ngayon minimal na minimal ano, parang trace ash ang tawag namin kasi parang ano siya, yung alikabok lang na thin film of dust pa lang naman. Pero hindi naman daw ito dapat ikabahala. Unless meron tayong major na may explosion na gawin ng Mayon Volcano, siguro hanggang ganyan pa lang yung mararanasan natin. Mga payo naman ng DOH Region 5 sa mga residente, hugasan agad ng malinis na tubig ang bahagi ng katawan na tinamaan ng ashfall. Alam mo, Saro, isa sa mga pinag-iwasan natin is yung irritation sa mata, especially yung sa mga bata. No? Kasi pag napabayaan siya, kukuskusin, kukutkutin, then usually baka magka-diferensya, magka-komplikasyon yan. Pangalawa, yung siyempre yung sa ating paghinga, yung sa baga. So we have to make sure po na pag always use mask, and as much as possible kung kaya natin, may goggles, di ba? Ryan Lesigues, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!